now talagang etong si Takenaga Dokmen nga ba o yung talagang nagiging playstyles at laruan ni Perks RTZ na mahilig manggulat talaga. And this tournament once again is monitored and supervised by the Games and Amusement Board of the Philippines. And nakita naman natin na supervised na this time around na ni Dokmen yung bawat posisyon ng pag-ikot dito ng RSG Ignite. Binabantayan maigi si Yuktigisi kasi siya ngayon ang mainit sa mata ng RSG Ignite. Perks on the other hand, they're trying to mirror what they did on game number one. Pero mag-o-work kaya this time again? Parang ano, no? Ngayon, shift na muna sa gold laner kasi kanina parang hinayaan sila eh, kahit papano. Pero parang mas gusto na nilang i-secure or i-assure ngayon na makakakuha ng magandang early game etong dalawang gold laners nila, considering na parang kinakailangan na sobrang pondohan nila yung meron sila ngayon, dahil eto yung dalawang gusto mo talagang ipag-scale. Hindi naging parang yung laro kanina for Game Lab, sobrang naging 50-50 siya nung hindi nakakuha ng magandang laruan si Yuktigisi. So ayaw na nilang ulitin yon. And this time around naman, kapag ka nabigyan mo ng magandang snowball ang isang Harris Gold, asahan mo na na kahit na merong Kufra dyan sa kalaban, eh sobrang magiging mahirap itong katapat at napakasakit at taas din ng damage niya. Aagang Christmas, no? Dashing through the snow, kaso Dokmen goes in with a bouncing ball. Konting poke around against Kosei. As you mentioned, diba, kailangan din nilang bantayan. And they're doing their homework really well. Meanwhile, in a few seconds, magre-respond na yung ating first turtle bomb. Will RSG Ignite go in with the streak na sila lagi yung makakakuha? Or Game Lab, alam na nila yung tamang templado. Diba? Alam na nila yung tamang pagkuha ng placement ni Dokmen against Perks and Everts. Mukhang yun ang magiging plano muna sa ngayon. Dahil ang Game Lab ang mauuna dito sa Turtle Pumuesto. Oops! At ang mamamataan pa kanila ay si Perks! Ang gandang first blood doon. Another initiation coming from Edwards from the back. But look at Havos right now. Very relaxing stance. Takenaga safely secures with confidence yung ating first turtle buff. Irad can do nothing but stare down and exceed away. Medyo ano yun ah? Ginawa ng Game Lab kontra RSG yung ginawa sa kanila kanina nung game 1. Talagang ang inuna nilang i-takedown ay si Perks. Tinanggalan na nila ng initiator dito ang side ng RSG. At nung na-takedown na nila etong roamer or etong unang hero ng side ng RSG, talagang nagawa na nitong i-shake yung formation din or gulatin talaga yung iba pang mga players. Eventually, maganda ang naging pagkakasecure ni Takenaga sa turtle, pero dito naman sa gitna. Ang ganda nung pagpasok na naman ni Dokmen dito. Yes, there's a shake and medyo na-rattle doon si RTZ knowing na kanina sila yung mainit yung mata kay Yuktigisi. Ngayon, si Game Lab, mainit din yung mata kay RTZ. To the point na, every time na maiispatan ni Dokmen si RTZ, there's always a shot call na pre-ikot kayo dito. Parang ang binago ng Game Lab ngayon, ang tina-target na nila at hindi sila nag-hesitate na kapag ka etong si Perks or si RTZ mag-isa, sila naman or sila na lang yung i-go-go nila. Kasi alam nila yung threat kapag ka napabayaan mo etong dalawang heroes na ito na buhay or na magkasama, na nagbabalak talaga ng gagawin kontra sa inyo. At so, ginagawa na nila ngayon ay pinipigilan nila by taking down either of the two para mas mapadali yung buhay nila later on. Dahil kapag alam nila na kulang yung isa dito sa dalawang tagadikta ng tempo para sa side ng RSG Ignite, hindi nila magagawa accordingly yung kanilang mga gustong gawin. At ngayon, mukhang meron na namang laban dito. Ang ganda ng stun doon na ni Perks, kaso si Dokmen sa pinakalikod ang unang matatanggal. Aizawa with a feathered airsack hits Perks and Kosei. But look at that, Takenaga from the back goes in with a Tempest of Blades. Tatlong inaatake niya, makakapatay ng isa. Irad is down. Aizawa goes in with a trade. But RTZ on the other hand, did a great job in single-handedly targeting Takenaga. Nagawa pangang makabawi doon ng Game Lab kahit na sila ang ginulat at inunahan na naman ng RSG sa pag-gank doon kay Yuktigisi sa top lane. And kung tutusin, hindi nga nila na-takedown etong si Yuktigisi eh, which is yung target talaga sana nila. Nakita lang nila na may nagtatago doon sa bush at may nag-aabang, kaya sila na lang or siya na lang yung ginaw nila. And ngayon, feathered airstrike ginamit na rin ni Aizawa. Alam yun ng RSG Ignite para dito sa turtle fight. Kaya titingnan natin kung paano nga ba at saan sila pepwesto, knowing na mas kinakailangan ng mag-ingat ni Perks ngayon, dahil kung hindi, mauulit lang yung kanina na siya agad yung i-go-go ng Game Lab. Agad-agad. And nakita rin natin na
nag-e-enjoy dito si Perks. What? Ano minum last will miss out. Pero Takenaga goes in and slay down sa turret. Pero at the same time, he also secures a kill against Irad. Pangalawa na to, Brigida. Si Irad pang nakuha nila doon. And medyo nakakita tayo ng magandang timing para dito kay Takenaga doon sa kanyang pag-immune doon sa Luminon Blast. Nagawa niya talagang mag-landing pa rin kahit papaano galing sa kanyang Tempest of Blades in such a way na magagawa pa rin niyang makapag-retreat ng maayos. And nasecure nga nila ng tuluyan yung turtle na iyon kanina. And also, along the way, nakuha pa nila yung isa sa mga pinaka-crucial heroes ng RSG Ignite, which is nga etong kanilang jungler. Tapos ngayon, a very nice landing for Dokman with the timing na nagagaling na makita kay Naga. Kaso doon sa pinakaligod, they got their thing as Cozy falls down. Yung TZ on the other hand, ang ganda nung pagkuha niya pa rin ng Torre kahit na meron silang na-atake, which is two people from RSG Ignite, they are still objective-oriented at the same time. Talaga namang they're targeting two things at the time, pero at the same time naman, si RTZ nahihirapan na pumwesto dahil ang game lab galit na. Kamuntikan pa nga doon si Irad na naman for the third time, pero maganda kanyang pagkakashadow out. Kaso dito, hindi kakayanin ni Perks yung damage ng Feathered Airstrike. Si Kusei, nag-i-initiate siya dito ng Zaman Force. He is forcing out members of Game Lab na pumalag. Pero Game Lab has other things in mind. Iba yung priority nila. After securing Perks or either Irad, exit na. Hindi na nila pinapansin yung mga makukunat pa dashing heroes from RSG Ignite. Instead, they are focusing their sights onto getting Irad or even RTZ. From the back naman, umatake with the Ugi Shadows. Irad and the Shuriken will hit, yes. RTZ with a fake Feathered Airstrike will miss out. But look at Aizawa. He's just going his thing, just slowly taunting RC Ignite as another objective the turtle will respond at sakto pa sa posisyon nila. Ibang klase yung pressure na binibigay ni Aizawa ngayon with the Feathered Airstrike. Hindi lang basta-basta pang zone yung kanilang nagiging paggamit ngayon. I mean, yun yung isa sa mga pinaka-priorities nila with the Feathered Airstrike in their hands right now. Pero apart from that, sobrang taas ng damage output na nabibitiw na niya ngayon kontra sa RSG dahil nga sobrang lamang na nila. Oy! At may matatalo na naman! With the dash, ang yakap ni Dokman, dalawa ang nayakap, walang manlalamig dahil tuloy-tuloy din ang pag-attack with the Feathered Airstrike. One down for RSG Ignite as Game Lab slowly gets their way against RSG. Imagine, malinis yung initiation at malinis din yung pag-clear nila. Very clear yung intent nila on getting objectives and even out of the Lord and Turtle Take. Havos on the other hand goes head-to-head against Havos, or rather against Edwards. Pero ang di natin napapansin ngayon is onto the items. Lumalaki na yung na-establish na gap dito ni Takenaga against his counterpart na si Irad. Yun na nga, hindi na nga pa niya nabubuo yung kanyang boots as of the moment dahil sobrang talagang naka-focus na siya ngayon sa kanyang pag-secure ng mga core items. And ang nagagawa ngayon ng Game Lab na talagang alagaan si Yuktizi ay sobrang pumapabor at nagbe-benefit sila ng sobra doon sa ginagawa nila. Kasi at the moment, hindi pa rin namamatay si Yuktizi at yun yung hindi nila napigilan kanina at ngayon na may engage! Ang ganda na naman ng duo na nagaganap dito, Yuktizi from the back with a free hit ang alangga against RTZ. Evers trying his best to sustain all the damage pero pinagsasalo niya lahat ng mga bala dito. Garmin from Yuktizi with a double kill. Irad slowly runs away as Yuktizi destroys another turret and Game Lab. Nasakripisyo man si Dokman pero ang daming naging kapalit. Hindi lang kills, kundi pati maging torre doon sa bottom lane na sinecure ni Takenaga. So kumbaga, nag-out na siya during that time na parang okay na to, nakuha na namin yung gusto namin. Palit naman tayo ng magiging target, kuha tayo ng torre doon sa baba just to take more advantage of the situation. At mukhang ngayon si Kosei, mawawala na naman! Even Havos from the back, look at that! Lahat ng damages nila, sinasalo niya na nga lang din easy-peasy, but Takenaga from the back naman! Ma-outplay ni Irad with a shutdown kill against Yuktizi. Irad, talaga sabi niya, umirap lang siya, sabi niya. Ikaw pala yan, Yuktizi. Sige. Oo, sabi na. This time naman,
magsha-shadow out ako pero sisiguraduhin kong may makukuha muna ako. And si Yuk Tizi yun, hindi biro yung kanyang na-secure dahil yun yung gold laner nga ng Game Lab na kanina pa nila inaalagaan ng sobra. Yun ang first kill pa, first death pa lang naman dito ni Yuk Tizi pero napaka-timely dahil meron nga tayong Lord na malapit na mag-spawn. At kung babalikan natin dito, makikita na nga natin yung mga naging yung sequence ng mga pangyayari na talagang tingnan mo naman hanggang dulo. Sinigurado dito ni Irad yung timing din ng kanyang Ugi Shadow King. Kumbaga, hindi ako uuwi nang wala akong dala. Bawal. Diba? And he went home with the shutdown kill pa. Imagine against Aim Lab. But right now, Takenaga from the back initiating something from Perks and Kosei. Kaso doon sa pinakalag na dyan na rin si Havos umaatake. Evers on the other hand, just slowly zoning out Takenaga. Doon naman sa pinakagilid, terrified sila Dokmen. Pero Aizawa, the Feathered Airstrike, sila na lahat nila Perks with the monster kill. Kosei goes in outside of the Feathered Airstrike. Kami naman ngayon ang susugod na dyan na rin sa RTZ plus Irad. Pero iba si na naman ang pag-atake ni Yuk Tizi. Binasag niya yung base turret dito ng RC Ignite. And even the inhibitor right now, ang sakit. Kailangan umuwi nila Kosei. Yuk Tizi, gusto nga ba tapusin? May pagtalon with the Falling Star Moon, even the Zaman Force. Pero that was all a distraction as Game Lab slowly secures the Lord onto their hands. Before pa nga natin mapunta doon sa bot lane, nakita naman natin na nag-attempt din dito si Irad na makakuha dito ng kapalit kontra Game Lab, pero nalipat yung Ugi Shadow kill niya doon sa Lord, so hindi na siya nakakuha pa ng kill na pwede sanang bawi ng RSG Ignite, knowing na hindi na nila magagawang i-contest yung Lord na yon dahil nga kinakailangan nilang mag-react doon sa ginagawa ni Yuk Tizi, which in the end proves to be worth it dahil nagawa talaga nun bilan ng oras yung Game Lab para i-secure yung Lord ng walang ka-contest-contest galing sa RSG o kung meron mang contest nagawa na kanina at hindi na nila afford na lumaban pa ulit dahil nabikyo na nila yung mga skills na pwede sana nilang ipanglaban sa kanila. So ngayon, dedepensa na naman ang RSG Ignite pero kinakailangan nila mag-ingat dahil ang Game Lab gusto rin na nilang makasecure ng inhibitor turrets for sure dito sa Lord na nasecure nila. And very timely din kasi yung pag-taunt ni Havos kung mapapansin natin. Kaya naman all eyes on him. RSG Ignite on the other hand, they just need to defend this Lord. Kaso nga lang paano na detepensa kung patuloy-tuloy pa rin yung pag-atake dito ng Game Lab. On the other hand naman doon sa pinakalikod, umatras ng konti si Aizawa pero si Takenaga naman na magwawala na dito. May Tempest of Bliss, pinasok niya na doon sila Air Force. Irad won't go home dahil dyan na siya papatayin ni Takenaga with a triple kill. Will he go for the Maniac? Yung TC still not away pero okay lang dahil tatapusin na nila ang game number 2.